Huwag mong ikait ang buti sa kinauukulan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo na sa kasambahay ng pananampalataya. Na ibinigay ang kanyang sarili dahil sa atin, upang tayo matubos niya sa lahat ng kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa. Gawin ninyo ang lahat ng bagay sa pag-ibig. Magandang gabi mga kasangbahay, ito ang The Legacy Continuous Update. Kabilang naman sa mga nagpaabot ng kanilang kahilingan na tutugunan ng Members Church of God International ay sina Dina Brazil ng Cavite, Rico Redulia ng Catanduanes, Peter Banciloy ng Victoria City, Negros Occidental, Marcelina Calanok ng Nueva Ecija, Leonardo Manlapig ng Pampanga, Laika Antones ng Rizal, Emily Aves ng Eastern Visayas, Cheryl Halare ng Palawan, Frank Samal ng Soccsargent. Yan po ang mga napili na pagkakalooban po ng munting kahilingan ng Members Church of God International. Sila po ay ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang panig ng bansa na nakipag-ugnayan sa ating iba't ibang lugar sa ng lokal ng MCGI para iparating ang kanilang mga kahilingan. Meron po ang kahilingan ay gamit na gadget para sa kanilang online schooling. Ang iba naman po ay mga gamit para sa kanilang kalusugan gaya ng nebulizer o ang iba naman ay gamot. Meron ding ang kahilingan ay munting negosyo o pagsisimula ng isang maliit na mapagkakakitaan para po sa pakabawi sila ngayong panahon ng pandemya. Gaya po ng isang maliit na sari-sari store na kung paanong sa mga nauna po nating Legacy Continuous Update ay ating ibinabalita. Hindi po lahat ng mga nabibigyan ay naibabalita natin lahat pero tuloy-tuloy po yan. Gaya po ng ating nabanggit ng mga nakaraan nating mga balita. Ito po ay week-long activity. At kada oras, 24 hours, ay meron po tayong ibinibigay na update kung sino-sino po yung mga mabibigyan natin ng katugunan na kanilang kahilingan. Gaya po ng ilan nating mga kababayan na nangauna nating nabalita ng mga nakaraan. At isa nga po dito ay ang isang senior citizen sa Gapan City sa Nueva Ecija na inabot ng Members Church of God International. Para po kay Tatay Pelino Guanyo, malaking ginhawa ang hatid sa kanya ng ipinagkaloob na nebulizer ng MCGI. Alamin natin ang kabuang detalye mula kay Brother Rock Santigas na nasa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Magandang gabi, Brother Roxanne. Magandang gabi, Brother Bernard. Iisi ng isang taong may impaisima ang hirap sa paghinga. Ngunit para sa isang matanda na may ganitong sakit, doble o minsan tripling hirap ang nararamdaman tuwing nagsasabay-sabay ang mga idinadaing sa katawan. Gaya ng kwento ni Tatay Pilino Guanyo ng Gapan City dito sa Nueva Ecija, na sa katandaan, sari-saring sakit ang kanyang tinitiis. Sa edad na 86 ay marami ng karamdaman sa katawan si Tatay Felino Guanyo, gaya ng emphysema, arthritis at ulcer. Ngunit ang mas madalas niyang iniinda ay ang hirap sa paghinga. Humihiram lang siya ng nebulizer sa kanyang anak at apo na kapitbahay lang din niya tuwing sumusumpong ang kanyang sakit.
Minsan naman ay naglalagay siya ng salbutamol capsule sa rota cup at iyon ang kanyang sinisipsip. May mga pagkakataong sabay-sabay sumasakit ang kanyang mga karamdaman. Ngunit wala siyang magawa kundi ang dumalangin at humingi ng awa sa nasa itaas. Pag-aantay na lang ako makakaras, yun. Nanalangin, gusto ko nga, damating na oras. Pagsabi-sabi, ay, mahirap. Hindi ka nga makahinga, pinipilit mo kami nga. Hindi ka na makakilos. Pagkilos mo parang malalagot na yun. Sa panahong nauubusan siya ng gamot at hindi makahiram ng nebulizer, lalo na kapag dis oras ng gabi, nagtitiyaga na lang siya sa mainit na tubig na may asin. Ito ang kanyang ginagamit pang steam upang kahit paano ay makaramdam ng ginhawa sa paghinga. Kaya naman, labis ang kagalakang nararamdaman ni Tatay Pilino nang mapagkalooban siya ng Members Church of God International o MCGI ng sariling magagamit na nebulizer. Malaking bagay. Dahil hindi na ako lalakad pa, magigising pa pagkagabi. Dapat magigising ka lang Dalo kang hihingal. Maraming salamat. At saka hindi lang ako makikinabang niya. Pati yung mga nangailangan, yung hihiram dito. Gusto ko rin makatulong. Salamat sa ating lahat. Binigyan din siya ng MCGI Pre-Store ng libreng groceries upang may pangdagdag sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Hatid ng kwento ni Tatay Pilino ang isang pagpapaalala sa atin na sa kabila ng mga hirap at pagtitiis ay may Diyos na nagbibigay sa atin ang sapat na lakas ng loob upang patuloy na lumaban sa buhay. Gaya ng sinasabi sa Biblia, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataon na makapagpaabot ng tulong sa nangangailangan. Atin pong nasaksihan ang kwento ni Tatay Pilino. Nagpapaalaala sa atin, sa gitna ng hirap at sakit, huwag nating kalilimutang magpasalamat sa Diyos. Dahil siya ang ating dakilang manggagamot at tagapagbigay ng buhay. Samantala, Brother Bernard, aabot sa mahigit 2,000 recipients ang nabiyayaan sa isinasagawang MCGI Pre-Store at feeding program ngayong araw dito sa Nueva Ecija. Yan po ay kinabibilangan ng 15 locations sa buong probinsya. Habang mahigpit na isinusunod ang MCGI volunteers ang health and safety protocols. Yan muna ang update live mula dito sa Nueva Ecija. Ako po si Brother Rock Santigas para sa The Legacy Continues. Brother Bernard. Maraming salamat, Brother Rock Santigas. Salamat sa Diyos sa bawat mabuting pagkakataon na tayo ay makagawa ng mabuti sa kapwa. Tuloy-tuloy ang wish-granting activity ng Members Church of God International at antabayanan ninyo ang mga susunod na update oras-oras. Ang weeklong activity na ito ng MCGI ay bilang pagsunod sa aral ng Diyos sa Biblia na gumawa ng mabuti sa lahat at pagpapatuloy din sa mga pinasimulang kawang gawa ni Brother Eli Soriano. The Legacy Continues.